siguro ito na yung time para magsabi ako. Naiiyak talaga ako. Me and Dari are together again since July, nung namatay si Athena. Nung namatay si Athena, akala namin end up na sa dami ng bullshit na naranasan namin, na nakita nyo. Yun yung start nung naging kami uli. Actually, ang daming beses na nagkabalikan kami na hindi ko na nilalabas sa public. Kasi nga, ayoko na din ng maraming satsat or mahusgahan. Naiiyak talaga ako. Bakit? Ayoko naman maapektuhan kasi ito yung dream ko eh. Lagi ko sinasabi sa sarili ko na malungkot mag-isa. Naiwan ako nung panahon na nagka-baby si Rana and si Kuya, sabay sila. Although ako yung nasa gitna, pero ako yung naiwan. Pero ngayon, happy ako and proud ako na sinasabi ko to kasi after lahat ng struggles na naranasan ko, masasabi ko sa sarili ko na thank you, Lord. Kasi may bunga lahat ng paghihirap ko, pagtitiis ko, pagdadasal ko, na sana one day ibigay din sa akin kung ano yung para sa akin. And naniniwala ko, ito yung oras na yon. Ito na siguro yung para sa akin, hindi lang para sa akin, para sa amin. Proud lang ako. Gusto ko sabihin na hindi to mistake, hindi to karma. Blessing to, galing kay God. And ito yung pinakamagandang regalong natanggap ko ngayong birthday ko. Sa 22 years na nabubuhay ako, ngayon ako nakaramdam ng excitement, nag-e-enjoy ako, na sobrang saya ng puso ko, parang tumatalon yung puso ko, yung imagination ko kapag nakikita ko, pag naglo-look forward na ako agad sa mga mangyayari. Kasi at least ngayon, magkakaroon ako ng sarili kong family na matatawag kong sariling akin. Gumuhuman yung mundo, ano man mangyari. Meron na akong forever. Meron naman ng Lucas, si Kuya Lucas, magkakaroon na siya ng kapatid. Ayun. Ay, gusto ko lang mag-sorry sa lahat po nang na-disappoint ko. Alam ko, hindi ko kailangan magpaliwanag, hindi ko kailangan mag-sorry, pero nandito ako para lang ma-clear na lahat kasi ayoko na din po talaga ng stress. Pa-birthday nyo na lang, tsaka pa-masko nyo sa akin. Ang ibang tao naman, hindi ko na masisisi kung ano yung mga gusto nila sabihin, gano'n. Dapat mas kailangan namin maging matured para sa isa't isa, para less toxic na, puro good vibes na lang. Sabay-sabay natin kami, ganyang blessing para makapag-share din tayo sa iba. So, sinishare ko to sa inyo, guys. Full ko sa family ko, sa Team Sebi, lalong-lalo na kay God and kay Daryl. Si Daryl kasi nakita ko talaga yung pagbabago sa kanya. Hindi pa namin alam na buntis ako. Dumating sa point na sinorender niya lahat, sinettle niya lahat para lang magkaroon ako ng peace of mind na eto na ako, nagbabago ako para sa'yo. Nung tinanggap ko siya, mas lalo niyang pinatunayan sa akin. May mga effort siya na dating hindi ko nararamdaman. Ngayon, nararamdaman ko na. Hindi lang naman ako yung marupok, guys. Oo naman ako. Aminado naman ako. Naman lalo na to. Kaya ako nagiging marupok kasi makulot din siya. Kumbaga si Athena yung way. Parang sabi siguro ni Athena, tangin na. Hindi ko na kaya yung nakikita ako sa inyong dalawa. Siguro siya, nakikita niya ni God na meron pa kayong iaayos. Kung hindi naman talaga kami maayos ngayon, hindi naman ibibigay sa amin itong baby. Mm-hmm. August 7 yung nabuntis siya. Uh-oh. October 7 namin nalaman. Pero nagdududa na rin ako sa inyo na parang sabi mo, hindi ako mahiwalay sa kanya. Galit na galit talaga ako sa kanya pag nahiwalay siya. Kaya siya nagstay na dito sa bahay. Ito yung sobrang decidido na ako na ito na yun. Ito na yun, man. Sobrang dami kong realization sa buhay. Sobrang dami kong pagsisisi sa buhay. Sobrang dami kong mga bagay na nasayang, yung mga nagawa niya sa akin, yung mga sakripisyo niya sa akin na hindi ko nakita. Kasi rockstar life eh. Diba? Parang hindi pala ganun ang buhay. Hindi pala ganun. Paganap talaga ako lagi kapag ka-birthday ko. Ngayon, tawagin natin si DJ. Papas ko. Yes, thank you for watching, guys. Sana hashtag Siren is back. Siren is back. Diba? Bawal, tatali ko na to. Promise, itatali ko na to. Sa hatingin na siya ng tatay ko. Itatali ko na to. Hindi, sa akin naman na siya eh.
thank you sa lahat ng bumate and sa lahat ng mga nagmamahal sa akin and sa lahat ng mga taong makaka-intend at tatanggap at magiging masaya para sa aming dalawa. Kasi ngayon, sobrang saya ko na. Yun na lang. Hashtag sobrang saya ko na. Ito na yun. Ito na yung pinaka-iniisip mo ng mga ilang buwan kung paano. Video na to. Ito yung pinaka-best video ko din sa YouTube kasi revelation to eh. Ng baby namin, tas kaming dalawa pa. Nakita ba nila yung ano? Wala, mapakita ko sa screen. Ayan, ayan yung ano, ultrasound ko nun. Makikita nyo na lang dun sa mga iba pang videos na lalabas. Sana maabangan nyo. Ayan, sa channel ni DJ, makikita nyo na din ako sa channel niya. And yun nga, sa kagaya ng sinabi ko, puro good vibes na tayo. Wala nang halong drama, toxic, or kahit na ano. Mm-hmm. Yun na yung maipapromise namin. Puro pagmamahal lang lahat. Yes. Thank you guys for watching. Ayoko na mag-outro or channelin, mga Bulbi pa. Maraming salamat po. Nice. Ayos. Umiiyak ako kasi natatakot ako ano sasabihin ng tao, ano sasabihin ng family ko. Wala akong parang, nung time na yun, parang feeling ko, kakainin ako ng lupa, wala akong mukhang maiyaharap. Kasi ang dami ko nang nabitawang salita, ang dami nang may ayaw kung anong meron sa amin. Paano ka dumating sa point na sige, sasabihin ko na sa kanila? Kasi di ako marunong magsinungaling. At ako yung klase ng tao na open book. Mas okay na sa'yo na nanggaling, kung ano man sabihin nila sa'yo. Bala na sila, basta sinabi mo. Eh, paano yung sa reaction ngayon ng tao na bakit ka nagpa-buntis? Kailan? Hindi ko alam. Hindi ko... Ano, actually, sabi ko nga sa kanila, hindi to mistake, hindi to karma, blessing to. So, paano? Paano mo sinabi kay daddy? Or sabay kayo? Hindi, ano, akala ko kasi nung time na yun may acid kasi ako. Tapos naloka ako, buti na lang talaga. Nagpa-check ako sa doktor ko. Binibigyan niya ako ng iba't ibang klase ng antibiotic sa acid, sa chest pain ko, sa heartburn ko. Tapos ako, sabi ko, parang may something talaga eh. Alam mo, dahil ako nabuntis din ako. Alam ng babae kapag buntis siya. Tapos ano kasi ako, flat tummy. Sa sobrang feeling ko kaya din nabuo, nag-healthy living ako, tinigilan ko lahat ng bisyo. Tequila queen kasi ako kung tawagin, aminado naman ako. Araw-araw ako nagiinom ng tequila. Pinigil mo? Nung time na quarantine, na-realize ko na hindi na siya healthy. Wala din naman ako mapapala kung iinom ako. Tinigil ko yung alak. Kumakain ako lagi ng food na walang oil. Tapos yung workout ko, morning tas night. As in, talagang umiinom ako. Ah, nag-clean living ka? Yes. Tapos after nun, nung unang ano, ay, dahil nabuntis ako magtula. Sabi ko, ayun lang pala ang sagot. Kaya nagulat ako. Nung binigay sa akin yung date, nung exact na nabuntis ako, August 7. Sabi ko, siya, totoo ba? Siguro mga 2 weeks pa lang kaming okay, 3 weeks. So yun, nabuntis na ako agad. Anong sabi niya? Kasi ang masakit sa akin yung balakang ko. Para akong natatae na hindi mo maintindihan. Tapos parang times na yung sakit ng puso mo. Ganun. Yun pala, mababa yung baby. Sobrang baba niya na. Tapos nung sabi ko siya, tinahan ko talaga ng second opinion. Nagpunta ako ng OB. Hala, pagpasok pa lang nung ultrasound. Oh, you're pregnant. Iyak na ako, sabi ko. Hala, ikaw lang mag-isa na. Isa lang ako, mag-isa lang ako. Tapos umiiyak ako lang, sabi ko, sino sasabihan ko? Sino sasabihan ko? Tapos natatakot ako, punta ako ng kotse, sinasabihan ko yung driver ko na, hindi ko alam yung gagawin ko, iyak lang ako ng iyak. Tapos pagpunta ko doon, ang naalala ko, reaction lang ni Daryl noon. Ano nangyari sa'yo? Akala niya, may mga cancer ako, ganun. Akala niya ganun. So sabi ko, hindi ako nagsasalita. Binigay nung PA ko sa kanya yung papel, nung ultrasound, nung PT. Nakayuko lang ako. 30 minutes ako nakayuko. Ayos. Ayos.